Yan mga ka-DIY Hanabis, yung mga ka-DIY Hanabis na automatic washing machine, wala siyang power mga ka-DIY. Yan brand niya oh. Yan pati yung model niya 7.0 kg. Wala siyang power mga ka-DIY. Ngayon ang nung binaklas ko mga ka-DIY yung electronics, yung electronics board o timer kung ano man na tawag nyo rito, ano ibang tawag dito, computer box. Ngayon mga ka-DIY yan, binuksan ko yung plastic rito kasi naka-cover ito mga ka-DIY, naka-cover ito. Yan ang nakita ko mga ka-DIY oh. Ayan yung ground, yung ground niya, tawag dito, tampered ng mga ka-DIY, parang din natin, parang sunog yata. Yan yung dito yan mga ka-DIY sa regulator ng 5 volts, 5 volts ba ito? Hindi ko tiningnan. Basta regulator yan mga ka-DIY, means 7805 yata yan. Regulator ng 5 volts, supply dito ng system control. Yan hindi talaga magkaka-power yan mga ka-DIY kasi walang ground o kaya walang negative. Okay mga ka-DIY, titestingin ko ito na i-jumper, linisin ko muna i-jumper at i-update ko po kayo. Ayan. Ayan mga ka-DIY, para maniwala kayo mga ka-DIY, gagamitan natin ito ng pangtawas. Tingnan natin yung continuity niya. Okay mga ka-DIY, itong pangtawas ko na ito. Ayan. Kung hindi makita sa camera, pakinggan nyo na lang mga ka-DIY. Ayan, titingnan natin yung continuity niya. Dito meron. Meron. Ayan. Pagdating dito, dito natin. Oh, yun, wala mga ka-DIY. Oh. Ayan, oh, wala. Ayan. Oh, dito meron. Pagdating dito, wala na siya. Putol na mga ka-DIY oh. Kaya nagkaroon na ng resistance yan mga ka-DIY, kaya hindi mabubuo yung supply ng system control kung wala yung negative or ground. Yan, yan mga ka-DIY oh. Okay, jajumper ko na lang ito mga ka-DIY, tsaka papakita ko sa inyo kung anong resulta mamaya. Okay mga ka-DIY, hindi ko napapakita kung paano i-jumper para hindi na umabang yung video natin. Yan ang mga ka-DIY, yung mga naputol na linya mga ka-DIY. Ayan na yung ginumper ko. Ayan, ang gagawin nyo lang dyan mga ka-DIY, ititrisot nyo lang yung dapat magkakadugtong, yun ang i-jumper nyo. Ayan, okay. Pinakita ko lang dito sa video mga ka-DIY bago ko ikabit dun sa washing machine para makita nyo. Pero ito mga ka-DIY, pagka okay na ito, gagawin ko na lang ng gawa nyo na lang ng paraan na takpan ito mga ka-DIY para hindi pasukan ng tubig. Ayan, kailangan i-waterproof pa rin yan, kasilyado yan mga ka-DIY. Yan, tatakpan natin. Okay, yan mga ka-DIY, kinabit ko na oh. Okay na siya, nag-function na siya, nag-i-spin siya. Hindi lang makita dito sa video kung umiikot. Ayan, kita naman ang umiikot to. Yan mga ka-DIY. Okay na siya. Thank you very much mga ka-DIY. Pakisubscribe na lang ko yung mga hindi pa dyan nagsusubscribe para madagdagan naman yung mga supporters natin, mga subscriber natin. Okay mga ka-DIY. Hindi ko pa siya ikinabit dito sa loob kasi tatakpan ko pa ito mga ka-DIY. Yan, ipo-post muna natin. Yan, naka-post siya. Yan, tatakpan ko pa ito mga ka-DIY para hindi siya mabasa ng tubig. Okay, thank you very much mga ka-DIY. Okay. Ayan mga ka-DIY, siniluhan ko na lang ng duct tape. Yan, ito duct tape mga ka-DIY. Ito finish product natin mga ka-DIY. Sige, try natin saksak. Yan, may power na siya. Lagay natin sa program spin.
Powell. Grabe. Pin. Yan, start. Yan, ang sira nito mga ka-DIY ay no power. Ngayon, nagka-power na siya. Okay, lumagatik na yung ano niya, mga ka-DIY, yung drain motor. Okay. Tingnan.